Hello guys, good morning. At ito namang episode ng ating vlog. At tayo'y maglalayag na naman papunta sa West Philippine Sea. At ayan, may mga dala tayong mga palapa, cooler, mga bato. At maghuhulog tayo ng payaw sa West Philippine Sea. So, ang biyahe natin is 6 to 7 hours. Ayan, matagal-tagal yung biyahe natin yan guys. Malaki yung maganda yung panahon. Maganda yung alon, hindi ganun kalakihan. Kaya maganda nga yung dumiyahe pa West Philippine Sea. Kaya habang nasa biyahe tayo, marami tayong makikita dyan guys. So gaya nyan, makikita natin yung kawan. Yung kawan ng isda, ayan. Isda yan guys, napakapal na isda nyan sa ilalim. Ayan, naglalaro na isda yan sa ilalim. Yellowfin, galunggong, o kaya bonito, yan guys. Pero hindi yan yung pakay natin, nahulihin. Talagang common na nakikita ka ng ganyan dito sa laot. Ganyan, mga barko. Pero yung barko na yan guys, cargo vessel yan or tanker vessel. Yung karga nyan, pwedeng langis or pwede rin bigas, soya, mga ganun. Hindi yan yung nababalitaan natin sa West Philippine Sea na warship ng China. So, hindi naman ganun kadelikado dito guys sa West Philippine Sea. Talagang, binibigyan lang ng kulay ng mga ibang nagre-report na talagang magulo daw sa West Philippine Sea. Pero hindi magulo dito guys. Maniwala kayo, hindi magulo dito. Maayos naman. Actually, nandun lang sila sa malayo. Malayo dito sa pinaingisdaan namin. Ayan, malaki. So, ayan guys. Yan yung ano natin. Ganyan lang tayo bumiyahe pa West Philippine Sea. Yung ibang crew natin, guys. Pag ganitong nagnanabigi tayo, natutulog, nagpapahinga kasi yung kapitan lang naman yung at saka yung nasa engine yung nagtatrabaho pag ganitong nagmamaneobra tayo ng lancha. Kasi mamaya sila naman yung magtatrabaho pagdating natin doon. Ayan guys, baka akalain yung malakas yung alon na yan. Medyo ano pa yan guys, maayos pa yan. Kaya yan, nakakapamingwit pa sila. Ayan, nakakapangawil pa sila para kahit na hindi pa natin nahuhulog yung lambat, may pangulam tayo. Ayan, bonito, yellowfin. Ayan yung mostly nahuhuli natin guys, galunggong yan. Yan yung laging nahuhuli namin dito sa West Philippine Sea. Ayan, kaya ayan na yung payaw guys, naabutan na natin. Tatali muna tayo, tapos mamaya-maya, ilalaglag na yung lambat. Ayan, buhol-buhol na, nabuhol-buhol na guys sa dami ng huli. So ayan guys, yung light boat. Sa ilalim nyan guys, may mga palapa ng nyug. At doon sumisilaw yung isda na huhulihin natin. Kaya iikot tayo, maghuhulog na tayo ng lambat. Ayan, ayan si Kuya sa dulo. Siya yung hawak ng pinakadulo ng lambat natin. Tatalon siya mamaya-maya. Iikutan natin yung bangka na yun guys. Yung may ano ng ano. Ayan, tumalon na. Hawak nila, tatlo sila yan. Tatlo yan guys, tatlo yung bumaba na yun. Ayan. Hawakan nila yung lambat, yung pinakadulo ng lambat, yung pinakadulo ng bato, tsaka pinakadulo ng floater, yung kulay dilaw. Iikot 360, tapos isasarado yung ilalim para mahuli yung isda. Ayan, 360 yan guys, iikot yan 360. Batay! 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 Bat
Dito mo. Dito mo. So ayan guys, tuloy-tuloy pa rin yung salok natin. Tuloy-tuloy pa rin yung salok natin ng mga huli. So ayan, hindi pa rin siya natatapos. Halos mapupuno na yung bodega natin dyan. Ayan. So kung magtataka kayo guys, bigla na lang nagre-release yung panalok natin. Meron kasi yan sa ilalim. Yung mechanism yan, may tali yan. Ngayon, i-release yun kapag isushoot na yung laman dun sa ilalim. Yan, parang sintas yan, parang zipper sa ilalim. Lagyan ng yellow para ma-preserve yung isda. Tapos saka i-release para hindi masugatan yung isda, maputol. Para hindi siya magiging reject. Ayan. Ayan, yan, may mapapansin kayong kulay dilaw. Yan yun, yan yung zipper. Ayan. Ayan, umabaw na guys. Punong-puno na yung bodega. Punong-puno na yung bodega. Yun. Napakaraming huli guys. So yun guys, at doon natatapos yung vlog natin for today. Thank you!